It started with a very special love that changed our lives. Dalawang higanteng pelikula, mahigit sa 400 million box office success. It takes only one man to create one of the greatest Filipino love stories. It takes the one and only John Lloyd Cruz. Tumatak sa iba't iba niyang pag-anak, pero talaga namang minahal at sinubaybayan bilang si Miggy Montenegro, ang other half ng isa sa mga pinaka-iconic on-screen couples. Binibigyang buhay ni John Lloyd ang hindi maitatangging kilig at pag-ibig sa kwento ni na Miggy at Lyda. Nagpapatunay rito ang mga importanteng babae sa buhay ni Miggy at John Lloyd. So Miggy Montenegro now is Miggy because of John Lloyd. If it were another actor, iba rin lalabas si Miggy Montenegro. Parang mixture ng something, no? Pag nagtitimpla ka. Si John Lloyd and Miggy mixed well together. Nagkita. Maraming parte ni Miggy ang pareho nung kay John Lloyd. Same thing with John Lloyd to Miggy, kaya ang dali niyang naka-relate, naka-identify. You know, pagka-eksena mo ang isang John Lloyd to si, hindi nagiging effortless eh. Parang nadadala ka ng galing niya. Mata pa lang niya maarte na eh, panalo na sa acting. At saka alam mo yung the moment na nandun siya sa set, nagiging iba na siya eh, nagiging Miggy na siya talaga. Nawawala si John Lloyd, even me, nakahawa ako, nagiging Lyda na talaga ako. So yun yung nakakahawa sa kanya. Ang husay ni John Lloyd sa pagganap sa mga papel tulad ni Miggy, sinasalamin ang kanyang pagiging isang gentleman sa totoong buhay bilang isang lalaking may malasakit at pagmamahal sa bawat babaeng mahalaga sa kanya. Pagpapahalaga na talaga namang nakikita at nadarama sa sweetness ni John Lloyd on and off screen. Si Lloydy kasi hindi mo matatawaran ang respetong ibibigay sa'yo. Lloydy kasi isa friend eh. Lloydy will always be special kasi nga, kaibigan ko siya. Hindi siya napapagod na gumawa ng mga bagong characters. Iba siya per pelikula. At tinatrato niya rin na maayos yung mga katrabaho niya. Professional siya, minamahal niya yung trabaho niya. So talagang he deserves everything that he's getting right now. Kasi totoo lang siya. He doesn't pretend to be someone he's not. Hindi siya nagpapahat. He's just being himself. So ano nangyayari? Dahil binibigyan niya ng sinseridad ang mga tao, binibigyan niya ng pinagmamahal yung mga tao at ang trabaho niya, yun din na bumabalik sa kanya. Aswerte ko lang na nagkaroon ako ng chance makatrabaho si Lloydy. At ni-request ko talaga si Lloydy na makatrabaho. Nag-antayan kami actually. May iba talagang charisma at ang charm na siya lang yung nakikita ko na dramatic actor. Pero pag pinakomedy mo, pinaromcom mo, effective. Si Lloydy kasi nandyan yung suporta niya talaga. Hindi ko makalimutan may one times unofficially yours. Parang kailangan kong kilig yung itsura. So mahilig siya mag-surprise. Isusurprise niya ako. Meron siya talagang props na maskara. He filmed. Nakaganon talaga siya. So yung mukha ko nagulat ako. Parang ganon. So iba-iba siya mag-alaga talaga. Pag may ginampanan siyang role, sinasa puso niya yun. Kaya hindi mahirap para sa aming mga leading lady niya na makarelate agad dun sa character na pinoportray namin dahil sa husay ng pagganap niya. Bilang isang kaibigan, tapat, sincero, magaan kasama. Oo, mapagkakatiwalaan. Si Lloydy, as always, napaka-professional, napaka-galing na aktor. Nice siya sa lahat ng katrabaho niya sa set. There was one time na masamang-masama na yung pakiramdam niya. May sakit siya, pero talaga nag-shooting siya. At talagang ginawa niya yung best niya para maitawid yung eksena, para maging maganda yung eksena. At yun yung hinangaan ko sa kanya na lamlam na ng mata niya, ang tamlay-tamlay na niya, malamig yung mga kamay niya. Pero alam mo yung, go! Gawin natin ito, tapusin natin ito. Well, Lloydy, you know how much I love you. And you are not loved just because magaling kang umarte. Sinabi ko na ito sa'yo before. Mahal ka namin kasi nakikita ka rin namin paano magmahal. Alam namin kung paano ka magmahal mula sa crew, sa staff. Ang staff dyan, para niya rin pamilya. I will always be here, Lloydy. I will always be here for you. My leading man, maraming salamat for all the understanding. You know that you are so special to me, sa aming lahat, mahal ka namin. At I hope na magpatuloy ang ating magandang working relationship and also our friendship. Congratulations sa lahat ng achievements mo, and I'm a big fan. Sobra ka talagang magaling at gwapo.
Ngayong hapon, the actor, the leading man, the Miggy Montenegro we all fell in love with. Controversial Confessions from the John Lloyd Cruz. Live! The Buzz! Exclusive! Welcome to The Buzz, Lloydie. Hi, Tito Boy. Good afternoon. Good afternoon po. Sana sa inyo. Pagkatapos mong mapakinggan lahat ang sinabi ng mga taong nagsalita sa VTR, anong nais mong sabihin? Wala, ito na naman tayo. Grabe, it's an emotional day. It is. Oo, bigat masyado. I'm sorry, I mean, I don't want to be intrusive, but tinitinan ko pa lamang yung mata, you're very emotional. Ah, you know, marirealize mo parang, wow, may ganun ka palang, ganun pala yun. Iba pala yung... Hirap nito ah. No, minsan kasi, iba yung tingin mo sa sarili mo. Tapos, sa ibang tao pala, okay ka naman pala. Galing, galing, galing. It makes you appreciate yourself a lot better. Sorry. No, but I get it. Ayoko to, ayoko, alam mo to, di ba? Ayoko umiiyak ko na. And I'm not also very comfortable about this, but tama, oo. Minsan may mapagkakataon sa ating buhay, di ba? That iba lang ang ating tingin sa sarili natin, and then it takes voices of others actually to affirm, to validate, na kahit paano may maganda tayong ginagawa sa buhay. Oo nga eh. Di ba? And the job can be tiring, can be tedious. Di ba? Tsaka ano, at times, it can change you. It can make you a not so better person. Tama. No, it's a challenge eh. But pagkatapos ng lahat, and then okay na, natapos yun na yung kailangan gawin. Tapos, sama-sama kayo ulit, and then okay na. Part of the journey, Lloydie. Oh. Palagay ko part of the journey. Yung parabagang hindi mo talaga alam, because people na nagmamasid sa ating pag-uusap ngayon may say, wow, with this success, you know, may lows pala. Alam mo yun? Because this is the thing that people who are not in the celebrity business don't understand. Yeah. Oo. Na yeah. Sinasabi ko madalas, ang lungkot sa ordinaryong tao is malady sa mga taong in the public business. Ang joy is euphoria. Iba yung, yeah. Di ba? Iba yung totoo. Level. Totoo. Dahil pinapanood ka, pina-validate ka, nagugustuhan ka, hindi ka nagugustuhan. And you are right. May mga panahon na naniniwala ka minsan sa sarili mo. Di ba? And may mga pagkakataon na hindi maganda. Lloyd, dito na lamang. Very special love. The very first time the idea was brought up to you, 5 years ago, ano yung iyong naging reaction? It was parang by accident eh. Hindi naman sinasadya eh. If I remember it correctly, hindi naman talaga dapat yun ang gagawin ko eh. I was supposed to do a movie with another leading lady and then hindi pwede. So sabi nila, ito na lang, gawin natin to. Mm-hmm. Okay. Ang sarap dahil, again, ito isang pruweba that some of the best things that happen are not actually planned. Correct. Diba? They happen. Correct. They happen. Kanina lang, hindi ko lang maiwasan itanong ito sa'yo kasi paulit-ulit, it's not because it's the title of the movie, but of course, we're using it. It takes a man and a woman. It takes John Lloyd, diba? Sabi ni Direk Kathy, even Sarah. When they say that, it takes John Lloyd, and I will also say this, it takes John Lloyd to be able to perform some characters. I mean, as an actor, as a professional, ano yung dating yun? Well, pressure. Oo, because ang dami dyan eh. Ang dami dyan na talagang yung tunay na mahuhusay at tunay na dedicated at talagang magaling. Minsan nga at madalas nahihiya ako kapag nakakasama ko yung talagang mga tinitingala sa larangan ng pag-arte. Diba? At na para sa'yo. Sa standards mo, eh, sila talaga yung talagang magaling para sa'yo. But, minsan, syempre, yun nga, syempre, kapag yung ibang tao ang nagsasabi, alam nga namang sabihin mong, ako, hindi po, huwag niyo po ang bulahin.
magpapasalamat ka na lang. Tama. Salamat po, salamat. But it inspires me na next time I'll do better para maabot ko kung ano yung sa tingin ko ay nararapat. But it takes a lot of humility to be able to assess. Ito nga, kasi napakaingay eh. Diba? There's so much clutter around you. Some people's, and you can drown eh. Doon sa lahat ng salita halimbawa na ipinaparating sa iyo, and it takes a lot of maturity, a lot of well level headedness para mai-apply mo sa sarili mo. And I think one of the best things about you, Lloydie, is the fact that to this very day I've done so many interviews with you pero kahit kailan hindi mo ipinaramdam sa akin, and this is genuine, na alam mong kung gaano ka kahusay, even if we think you are the most brilliant actor of your generation. You've always resisted to that idea. Ganito lamang, Lloydie. Itong it takes a man and a woman, importante ito sa aming mga taghanga. Kasi ako kinikilig talaga ako kay Miggy at kay Lloydie. Hindi lamang ako, pero milyon-milyong mga tao na nanonood ngayon sa ating pag-uusap. Number one, this can be your last team up, and people are saying that this may be the last installment of the franchise. It only takes a man and a woman, which means that this can be the last time you will be working with Sara Geronimo. Why is she one of, parang I get this feeling that she's one of your most favorite leading ladies. Parang I get that sense. Pag napanood ba ang pelikulang ito, magseselos ba si Angelica Panganiban? And with all your success, you know, the sense that I'm getting now is it can be tiring. Not that you're not grateful, pero pwedeng nakakapagod. In your press conference earlier today, you were talking about early retirement. Lahat ng ito, mga kaibigan, sasagutin at pag-uusapan sa pagbabalik po namin dito sa The Buzz. Kami nagbabalik po dito sa The Buzz, mga kaibigan. Nais ko lamang sabihin ng aking ina ay nanonood ho sa atin. Isa sa pinakamalaking tagahanga po ni Miggy at saka ni Lloydie. Totoo yun. Ang dami-dami kasing tao talaga. Not, you know, this is really amazing. We don't even talk about John Lloyd and Sarah, halimbawa, dito sa pagkakataong ito. We talk about your characters. Sinundan, minahal, at we look forward to seeing the characters again. Di ba? Yeah, and we can't wait to show you. Nay, lalo ka na. Ito pong part 3, ang It Takes a Man and a Woman. Eh, tiyak ko, magugustuhan mo to. Lloydie, noong nagsimula kayo mag-shooting muli, doing scenes together, ito bilang isang fan ni Lloydie at saka ni Miggy, nandun pa rin yung spark? Iba kasi, hindi. Iba na kasi ito eh. Iba ito? Iba na yung take-off na story eh. Okay. You have to watch it. Hindi ko rin maikwento because if you've seen the trailer, maintindihan nyo. Magsa-start siya ng yung story, yung love story ni Lloydie at ni Miggy, natapos. Ah, okay. Oh. Naitanong ko lamang, kasi may pahabol kanina si Sarah na magaling ka at guwapo. May ganun eh. Eh, kakaiba sa akin ang dating noon. Bolera lang yun. People are saying that this may be the last time you're going to work together, is it? No. Wag naman. Wag. Why is she one of your favorite leading ladies? No, kami ni Sarah talaga since day one. Diba, no? Since that Maalaala Mo Kaya episode. You know, since then, hanggang ngayon, and naniniwala ako, we will always have this very special connection. That's true. And, you know, hindi siya chemistry. It's a gift. It's a gift na... It goes beyond the chemistry, yes. Correct. And, you know, iba yung sa amin ni Bea, iba yung sa amin ni Angel, ni Tony. Iba yung Sarah. Iba rin. Oo, iba to eh. Iba. Iba talagang iba. Hindi totoo yan, mga kaibigan. Kasi bilang tagahanga at manonood ng pelikula, hindi mo talaga maipaliwanag. There's something about you and Sarah. There's something about Miggy and Lloydie na hindi mo talaga maipapaliwanag. It's just there. At ito po ang dahilan kung bakit we cannot wait. Di ba? I mean, I don't think we can wait for the movie to show. Ito naman ay ad-lib lamang. I mean, ito ba ay matutuwa? One of your biggest fans is Angel. It's Angelica. Oh, Angelica. Diba? I mean, she talks about it. Pumipila sa first day. She watches the movie. I know. She's just so excited, diba? Oh, I'm not sure kung papanoorin niya because hindi niya pinanood yung The Mistress eh.
Ah, okay. You know, it's a choice. And, of course. You know, kanya yon, kanya yon. And, I don't know. Pero bilang tagahanga, hindi makakatiis yan. Di ba? Sabi nga ni Angel. And it's refreshing when Angel talks about being a big fan of John Lloyd Cruz. Lalo na nito, Lyda sa Casamigues. So, katulad ni Angel, kami pipila, kami manunood, and excited. Totoo, Lloydie. Kanina in your press conference, you were talking about, you know, I hope this doesn't happen, but, you know, retirement? I mean, as early as... Don't, please. No, ano lang yun. How do I say this? You know, Tito Boy, hindi na tayo. Ako, hindi ko sinasabing matanda na ako, okay? I'm still very young. Ang sa akin lang is... You're not. I'm just looking at, ano, I really wanna achieve that quality of life. Okay. I wanna spend more quality time with my family, with my loved ones, with myself. You know, nagtatrabaho tayo para sa sarili natin and gusto natin ma-enjoy yun. Hindi naman ibig sabihin na early retirement, 3 years from now, 5 years, wala na ako. Hindi. Kasama na rin dun yung, you know, yung better choices when it comes to projects. Totally get it. I totally get it. Ngayon mga kaibigan, off-cam, Lloyd and I were talking about this. Bakit emosyonal? Kasi pag gumagawa ka ng pelikula, somehow pagkatapos mo gawin ng pelikula, something dies. You know? And then you look forward to the rebirth of another one when another movie starts. And that's a wonderful insight. No, tsaka yung sinabi mo, Tito Boy, na tayo kasing Pinoy, napaka-personal ng approach natin. Ang isang set, bigyan mo ng konting panahon, and then nagiging pamilya. And then after 3 months, okay, tapos na. And you say goodbye. Tama na po. That's true. Bye-bye. Paano yun? Pero bago yan, ay mapapanood muna namin ang It Takes a Man and a Woman. Lloydie, oh, yes. Take this chance to invite everybody out there. Oo, and babalik ako, babalik ulit ako next dapat. Week. Malapit na po. It Takes a Man and a Woman. Meron po kaming Grand Fans Day happening on March 23 sa Trinoma at 5 p.m. And ang aming pong regular showing ay sa March 30 sa buong Pilipinas po. So sana po abangan nyo and sana panoorin nyo. You know, third installment, baka nga, Tito Boy, ito na yung sigurong last for Lyda and Miggy. So sana po yung palampasin sa lahat po ng sumuporta ng A Very Special Love, You Changed My Life. Ito na yun. Ito na yung pinakaihintay nyo. And can I just please thank lahat po ng naging leading lady ko. Pinaiyak nyo ako. and syempre, my greatest leading lady, si Direk Cathy. Aww. Direk Cathy, thank you. And I love you. And I'm here all the time to support you. Give me this chance to say I love you to Marley Aquino, my makeup please, artist. Please. Eric Santos, maraming salamat. And Traffic Shoes, Boy So of Sir Boy's Food Republic, and La Carmela de Boracay, Dr. Steve Mark Gunn, ang kaibigan natin. Salamat. Drs. Man and Pai Kalayan, Susan Cog, Pure Gold, Jeffrey and Vainang of Storia Plaza, Real Wheat, Megacy, Glupa, Joan Boner, Kinsey McDonald, D-Squared, Tumanay Lolit, Solis, you're watching. Joshua Barcelona, happy birthday. Chebi Barcelona, hello. Nelia Telado Graciano of Baras Rizal, happy birthday, mommy, from Tessa Mangahas. And Pure Gold Balanga Bataan is opening tomorrow, March 18. And Pure Gold Tagapo Santa Rosa Laguna will open March 19. Ako, buhay na buhay po ang matagahanga ni Lyda at saka ni Miggy. Excited po kami. Lahat ng matagahanga ni Sarah Jeronimo at ni John Lloyd Cruz. At lahat ng sumusuporta po sa pelikulang Pilipino, we have a great gift in It Takes a Man and a Woman. Lloydie, maraming salamat. Thank you very much, Tito Boy. And you we'll will see be you back next here. Week. Next yes. week. We'll see you next week. Okay. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Dahil magbabalik pa po ang... The Buzz!